Okay, welcome back sa ating tutorial. Today, ipapakita ko sa inyo yung connection ng bawat devices sa ating fire alarm system. Meron tayong example dito ng isang base na yung example niya is addressable dating connection niya. Yung pinutol ko na yan. Pero itong base na to is pwede rin sa conventional Tyco 5B universal base ito. Yan, meron tayong terminal na L. Yan yung negative. And then dito sa ating L2, dyan din yung ating positive. Sa L1, positive din. Ito yung L na negative. Okay, sa baba naman niya is R. Dyan natin tiniterminate yung ating remote indicator o yung ating lead indicator. Dito yung negative. And then dun sa L1, dyan yung ating positive. So, itong base na to ay meron tayong tinatawag na tatlong base sa Tyco. Merong sounder base, isolator base. Yung isolator base, meron siyang LED dyan. Ayan. Yung sounder base naman is iba rin siya. Ito kasing isolator base, meron yan, terminal yan dyan sa may M. So, dumako naman tayo sa ating actual na connection. Okay, meron tayo ditong panel ng torn. Ito, ipapakita ko muna yung connection sa panel. And then, magkalabas niya. Unang device natin is a BGU. Magkasama lang yung positive and then negative. Dito naman, sa ating base ng smoke detector, meron tayong connection sa L na negative. And then, dun sa L2 yung positive. Okay, ito naman yung ating wiring diagram para sa conventional at saka sa addressable na smoke detector or ng mga devices. Yan, first ating papakita is a conventional na wiring diagram. Okay, ito is a BGU. And then meron tayong smoke. Meron tayong heat. Yung sa smoke at heat, pareho lang yung base na ginagamit sa Tyco. Ang ginamit kong mode example is a Tyco na base, Tyco 5B na universal base. Pareho lang siya ng base. So, ito yung ating wiring, galing ito sa panel. Pagpalagyan natin galing ito sa panel. Meron lang tayong in, pumunta sa ating BGU. And then meron siyang out, magka-couple lang siya sa terminal. And then parehong sa L, dun siya pumunta. And then, magkasama pa rin siya. Meron din siyang out. And then, pumunta sa ating L sa next device o sa last device. And then,
Ito kasi yung last device natin, so kailangan talaga meron siyang end of line resistor. Depende kung anong brand ng ating panel, yun ang ating ilalagay na resistor. Okay, and then dumako naman tayo sa ating positive wire. Ganun din siya. Meron din siyang in and then lumabas. Naka-terminate siya sa L1. Pumunta siya sa L1. And then dito nagkahiwalay na siya. Yan. Ibig sabihin, i-open pa tong smoke detector na to. Ito kasi yung common niya. Yan. Parang ano lang din to. Contact lang din ang working principle nitong ating mga detectors. Yun nga, kapag ka nag-alarm siya, is mag-close yung contact dyan sa ating smoke detector. And then ma-trace ng ating panel na mayroong nag-short dun sa ating linya. And then mag-alarm siya and then initiate niya yung mga bells o mga notification appliance circuit. And then sa L2 is pupunta siya ng L1. Yan yung pinakang in niya. Ang in niya sa L1 and then out niya is sa L2. Yan. And then itong end of line na to is hindi natin pwedeng diyan talaga siya naka-terminate. Yung kanina pinakita kong example is naka-terminate siya dito sa L and then sa L1. And then yung pula niya or yung red, yung positive cable niya is dumiretso sa L2. Pwede rin 'yun kasi buo pa rin yung linya natin and buo pa rin yung smoke detector. Yung pagka-wire natin sa kanya. Huwag lang ang mangyari ay ganito, kunwari 'yan, naka-wire na ganyan. Tapos dito rin natin inilagay yung ating resistor. Yan, ang ibig sabihin na hindi na niya ma-supervise itong ating last device. Kasi hindi na niya nabuo itong isang detector na to. Yan lang ang simpleng wiring ng ating conventional. Yan talaga ang pinaka-typical na wiring ng conventional kahit sa ibang conventional na brand na panel. So, dumako naman tayo sa ating addressable na wiring. Pagkakaiba lang niya is meron siyang balik sa ating panel. Hindi katulad nung conventional is ang end of line lang niya is resistor. Wala na siyang balik sa ating panel. So, meron tayong tatlong devices na ating ginawa example. And then, meron din tayong wire na galing sa ating panel. We have negative and then positive. Yung negative natin is pareho lang din do sa ating conventional na wiring. Okay, meron siyang in and then out and then in and out dito sa parehong L and then dumiretso sa ating panel. Yung positive naman niya is ganun din, magkakasama rin sa isang terminal o sa L1. And then meron din siyang tinatawag na connection na T-tapping. Nangyayari talagang T-tapping kasi minsan nagkakaroon ng problema pag sa construction kapag hindi nalinyahan na mabuti o hindi nalagyan ng tubo. So, mangyayari niyan is yung ibang technician or nagko-construct is nagkakaroon ng T-tapping. Basta't naka-ano lang yun sa naka-indicate sa ating drawing o doon sa revise na drawing, wala namang problema yon kasi ang ibang manufacturer talaga is may naka-design na T-tapping. Yan. And then unlimited din itong T-tapping as long na kaya ng panel. Yan. And then yan lang connection niya. Meron tayong negative. Dun lang din naka-terminate yung ating negative. And then sa L. Yan. Ganun din. May out. And then ito kunwari yung last device. Dalawang detector lang kunwari ang ating nilagay sa T-tap. And then yan, nandyan siya sa kanyang L din. And then yung positive naman niya ay sa L1 din. Pareho lang din. Itong normal na connection. Yan. Walang pinagkaiba pag sa T-tapping. Yun nga lang, wala na siyang balik sa ating panel kasi andito na tayo ito na yung sinunod nating linya. Dumako naman tayo sa ating remote indicator. Ito yung tinatawag na remote indicator. Diyan siya naka-terminate. Kung inyo mapapansin, wala tayong naka-terminate sa R kanina. Puro lang sa L. Ito yung ating wire. Ito yung sa negative niya. Sa R, diyan naka-terminate yan. And then, ito namang L. Sa ating positive. Yan, diyan din siya naka-terminate. And then, itong purpose nitong lead indicator na to is kapag kunwari meron tayong device sa ibabaw ng o sa above ceiling,
at hindi makikita o man-notice ng ating mga fireman na yung device na yun sa ibabaw ng ceiling, andun yung ating device na nag-alarm, hindi nila makikita yun. So ang nangyayari dyan is naglalagay tayo ng remote indicator sa ceiling na visible para makita. Ang ini-indicate din ito ng remote indicator na to is yung exact na device din na yan na nasa taas. Basta mayroon lang itong label, o sa katabi niyan dapat mayroong label yan na itong device na ito. Kunwari ito yung smoke detector 1. Smoke detector 1 din itong naka-label dito. And then, dapat naka-indicate din dun sa ating drawing na meron siyang smoke detector dun sa taas ng o sa above ceiling. So, yan ang kanyang function. And then, dumako naman tayo dito sa ating, yan, kapag nag-alarm na siya, o, yan, mag-lilit din ang ating remote indicator. And then, dumako naman tayo sa isa pang base ng Tyco. Ito yung tinatawag na isolator base. Yan. Ito yung termination niya sa isolator base. Yung negative niya is dito siya, naka-terminate sa M. Yan. Ito is isolator base din. Ito pangatlong device. Itong nasa gitna is normal lang o yung typical lang na base. Ito kasi pagkakaiba ng isolator base is kapag ka nagkaroon ng short o ground dito sa linyang ito sa pagitan niya o sa nasasakupan niya ng dalawang isolator base na to, is i-isolate niya yan. Mag-offline na itong mga devices na to at para hindi na rin madama yung ibang mga device. Yan. Kung saan lang yung nasasakupan niya ng mga devices, dun lang ma-isolate. So, mag-offline lang yung mga device na yun. The rest is gagana pa rin. Yan. So, pakita natin. Yan. Na-isolate nga siya. Oh. Kapag ka nagkaroon siya ng ground fault, kung saan yung gitna niya. Yan ang kagandahan sa isolator base. Yung technician, madali nilang malocate wiring o yung ating linya kung saan yung merong grounded at saka meron yung short. Kasi in-isolate na kagad ng panel, mag-indicate dun sa ating panel na ito yung mga devices na ground fault or ng short circuit. So, yan lang.